Most Reverend Charles John Brown and his team members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin, and the other honorable members of the Cabinet. The honorable members of the Senate, members of the House of Representatives, the National Historical Commission of the Philippines Chair, Lisa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Hani Lacuña, of course, the proponent of much of what we are to be seeing today, the First Lady Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, other distinguished guests, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyong lahat. Isang 126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating paggunita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaang ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran, ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninuno, mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating paggunita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampok sa kahalagahan ng pagbabalik-tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw na ito, noong taon 1898, isang mahalagang pahayag ang ating ipinarating sa buong daigdig. Itinatampok ng kabanatang ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taon panakop ng mga Kastila. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nilang makalaya at tanikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pang-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay mag-api. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y del Rosario, o mas kilala natin bilang Gombursa, ang siyang pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa Simbahang Katolika. Ang kanilang di makatarungang kamatayan, ang siyang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito ang mga reformista na pinangungunuhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang angking dunong at galing, nakipagsapalaran ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago. Pinangarap nila na makapit ng mga Pilipino ang karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit ito ay hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal. Bagkus ay ikinulong at sinikil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kilusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga katipunerong iniibig na palayain ang ating bayan sa pamamagitan ng mas mariling pag-aaklas. Noong ika-23 ng Agosto, taong 1896, pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula
na naghudyat sa simula ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag natin na Luneta, ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusyonaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pakikibaka sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, tuluyan nang nakamit ang ating kasarilan noong 12 ng Hunyo ng taong 1878. Noong 23 ng Enero, taong 1879, ay ganap na itinatag ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sumailalim pa ang bansa sa pananakop ng mga Amerikano na humantong sa hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Patuloy na isinulong ng mga Pilipino sa pangunguna ni Manuel Quezon at Sergio Osmeña ang kasarinlan at kalayaan ng bansa. Sa kanilang pagsusumikap, naitatag ang Commonwealth of the Philippines upang magsilbing tulay patungong ganap na kalayaan. Subalit, bago pa man natin makamit ang pinapangarap na kasarinlan, sinakop ang Pilipinas ng bansang Hapon. Sa loob ng higit 3 taon, nakipaglaban ang mga Pilipino kasama ang mga sundalong Amerikano sa puwersa ng Hapon. Libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay bago natin nakamit ang kalayaan mula sa Hapon noong taong 1945. Sa sumunod na taon, ay ganap na nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-alaala sa mga himagsikan ating napagtagumpayan. Nais ko ipabatid sa taong bayan, lalo na sa ating kabataan. Ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang gumbursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasarinlan. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan, at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaring itong mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin maya-maya. Ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon. Ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang paggunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa ring hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang nating ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nag-alay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasarinlan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang sinimulan. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang insang bansang malaya. Ang ating tapat at masiglang pakikilahok sa mga gawaing makakabuti sa ating mga pamayanan. At ang ating walang humpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitina. Sa madaling salita,
Hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Bilang pagtatapos, tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang bukas. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng katarungan at iba pang mga balakid sa ating pag-unlad. Lagi lamang po nating tandaan ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasang puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman!